Sa ibang balita po, tatlong lalaki mula sa Antipolo ang nasawi dahil sa sumabog na tangke ng LPG. Kaya mga otoridad, patuloy na inaksyon ang mga planta ng LPG na nagkakarga daw ng hindi otorisado mga tangke. Yan ang kwentong Tatak Public Affairs na tinutukan ni Emil Sumangil sa resibo. Dahil sa sirasirang mga pader at kasangkapan, tila nasa bugan ng bomba ang tindahan na ito sa Antipolo Rizal. Ang salarin, ang liquefied petroleum gas o LPG tank na kanilang ginamit. Nagulat po ako, bigla namatay po yung electric pan namin. Tumabas po ako, yun nga po, nakita ko nga po yung ginagawa ni Papa. Parang pinipigilan niya po yung leak. Dahil sa napansing tagas, pinapunta ng ama ni Jonathan ang nagde-deliver ng LPG sa kanila para i-check ito. Pero nang buksan ang kalan, sumabog ang tangke ng LPG. Dahil sa lakas ng pagsabog, halos malapnos ang buong katawan ng tiyuki ni Jonathan, pati na rin ng kanyang tatay at ang nag-deliver sa kanila ng LPG. Pagkalipas ng isang linggo, isa-isang binawian ng buhay ang kanyang ama, tiyuhin at ang taga-deliver ng LPG. Ayon sa LPG Marketers Association o LPGMA, ang ganitong mga pangyayari mismo ang kanilang ikinababahala at iniiwasan. Ang main objective namin, dapat ang makuha ng consumer na cylinders yung tama. Unang-una, safe yung cylinders. Marami pa rin tayong nakikitang mga unsafe cylinders. Kaya naman, sa tuwing nakatatanggap sila ng mga report tungkol sa mga hindi otorisadong planta, hindi sila nag-aatubiling ilapit ito sa mga otoridad. Tulad na lamang ng natuklasan nilang LPG refilling plant sa Bulacan na nagkakarga di umano ng iba't ibang tatak ng LPG kahit hindi sila otorisado. Naka-receive po kami ng complaint. For example, brand A ako, brand A lang yung dapat kong refillan, wala nang iba. July 30 sa bisa ng ibinabang search warrant, kasama ang resibo, tinungo muli ng mga otoridad at LPGMA ang planta. Pagpasok sa loob, huli sa akto ang pagre-refill ng ilang tauhan ng planta sa samut-saring brand ng LPG. Pero ang may-ari, aba, todo tangge. Ay, wala po kaming kinakagar. Wala pa nga po sa amin. Tumating po rito, ano, hindi ko naman po alam. Pinabawal ko po yan. Ako. Napakahipit po kami sa likas. Pinagbabawal mo tayo, dapat di ka po nagpapasok. At sa paglapit ng mga kawani ng LPGMA, napansin agad nila na luma at face out na ang karamihan sa mga tangking ito. Reject mo yan? Wala na yan. Kasi kalawang na. Oo, corrugated na yan eh. Delikado na kasabog sa bahay yan eh. Matapos na mabasakan ang karapatan, isa-isa nang binaklas at kinumpiska ang mga gamit ng planta. Ayon sa mga otoridad, ilang araw matapos ang operasyon, release for further investigation ang may-ari ng planta at sasailalim sa preliminary investigation ng kaso. Karamihan ng tahanan, may tangke ng LPG na ginagamit pang araw-araw. Kaya, paalala lamang, huwag tumangkilik ng kaduda-duda para hindi malagay sa kapahamakan.